Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm on this blog. Nako, mainit, matindi, mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin, ha? Dakuhan muna natin ito. Itong pagkawala ni Catherine Camilon. Kumustahin po muna natin, mga kaibigan. Itong kaso na ito. Sapagkat marami po ang nagme-message, marami po ang nagbibigay ng kanilang public opinion diyan sa comment section na natabunan na di umano ang kaso ni Catherine Camilon. But sa puntong ito ay pag-usapan natin ho ito at siyempre ano na nga ba ang tunay na kalagayan nitong sumuko na siya magpantay na ika nga po tinuturong utak. I'm very sorry. Tinuturong sangkot di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito nga ba ay nagsalita na, ha, mga kaibigan? At siyempre, kumustay natin itong tinuturong utak na si dating police major siya nga ho ba ay nandito pa sa ating bansang Pilipinas o tuluya na nanagtago. At siyempre, sa gulong ng kaso nitong ni Catherine Camilon ay kumustahin po din po natin, mga kaibigan. Yan po lahat ay ating tatalakayin, bibigyan po ng din. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, mga kaibigan. Ha? Sa puntong ito, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating concern. Ha? Mga masugid nating taga-subaybay dahil nagpapaalala po sila. Ha? Ito po ay bagamat tayo po ay naging abala dito ho sa pagtalakay na ika nga po ay napipinto at nalalapit na pag-aristo dito kay dating Presidente Digong. Naging abala po tayo ilang araw, that's why hindi po natin natalakay itong kaso ho ni Catherine Camilon. At ang dami ho nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section, mga kaibigan, na natabunan na, hinalimutan ko na daw po itong kaso na ito. At pira-pira lang daw ho dahil kaya hindi ko na tinatalakay. Ay siyempre ay naambunan daw tayo ng pera diyan o ng administrasyon. Lilinawin ko lang po, wala pong ganun, mga kaibigan. But anyway, iyan po ay inyong public opinion. Nire-respeto ko po yan, mga kaibigan. At tayo po, kahit tayo po ay mag-ulam ng tuyo, asin, bagong araw-araw. At tayo po ay kahit piso lang ang pera sa bulsa. Ito po nga YouTube channel natin, mga kaibigan. Ay hindi po ika nga'y nababayaran. At siyempre, unang-una ang ating prinsipyo. Tumatakbo po ang ating channel sa pamagitan po ng pagtatalakay na mayroon po tayong ika nga pinagbabatayan data po at yan po ay hindi involved ang mga pera. Sana po ay naunawaan nyo. Dahil alam ko sana maunawaan nyo, hindi lang po tayo nakaistig sa isang pagtatalakay. That's why bibigyan po natin yung iba kung ano man ang mga pangyayari na ika nga po'y kaganapan sa ating bansang Pilipinas na kailangan nating talakayin. Yan po ay kusang loob ko na tinatalakay, na karapatan din po natin talakayin dahil tayo po ay isang Pilipino na kailangan alamin po natin at aware kung ano man ito nangyayari sa ating bansa. At unang-una, hindi po involved ang pera dyan, mga kaibigan. Tayo po ay isang mahirap lamang, mga kaibigan. Tayo po ay may pera sa bulsa na piso. Ba't masaya po tayo sa gulong ng takbo ng ating YouTube channel dahil ito po ay hindi nababayaran. Bagamat tayo ilang mag-iisang linggo na iniwanan pansamantala
Itong pagtatalakay sa kaso ni Catherine Camilon ay ito ho, tayo pag-usapan muna natin mga kaibigan. Kumusta na kaya itong kaso ni Catherine Camilon nga? Sapagkat sa social media ho, ay wala po tayong balita din. Ano nga ba ang balita na dito? Ang mainit na balita ngayon ang pinag-uusapan na itong pag-aristo na nalalapit sa dating Presidente Digong. Tayo ay nag-iikot dahil wala po tayong makuhang balita na nauukulo dito sa pagkawala ni Catherine Camilon na dapat ang nagbibigay dito ng mga latest update kung ano na nangyari sa kanilang pag-imbestiga ay itong umahawak ng kaso dito. At alam ko po ay CIDG. CIDG, kumusta na po ang kaso nitong nawawala na si Catherine Camilon? Alam ko ho ay hindi nyo po nahahanap. Kahit hindi po nyo mahanap, sana man lang ay marinig sa inyong ikangay mga bibig o naririnig pag humarap kayo sa camera, banggitin nyo man lang na ikaw nga po ipatuloy kayo na nag-iimbestiga dito. Nang sa ganun ay itong pamilya po nila ay hindi po umaasa sa wala. Hindi po natin ikaw nga ay mapipigilan na isipin ng taong bayan ang sinasabi nila na ito ay natabunan na usapin na ikaw nga po ay sisi nitong ikaw nga po usapin ni Digong na dating presidente. Bagamat tayo po ay naghihintay, may hinihintay tayo. Hindi naman ganun no kadali itong pag-iimbestiga diyan no sa Senado. Ito po ay nakaplano na at nagkaroon na po ng resolution. Itong ating Senador Idol Rapitol po na tatalakayin po sa Senado. Alam ko po yung iba ay naghihintay at marami ho ang kabang-abang dito. Hanggang ngayon po ay kumakala po tayo ng confirmation kung kailan po ito magaganap, but wala pa pong confirmation. Itong ika nga po si Senador Idol Rapidol po, at siyempre si Senador Bato na ika nga po nagtulong itong dalawa na upang sa ganun na ma-investigan po ito sa Senado. Yan po ang ladies muna mga kaibigan, wala pa pong schedule kung kailan po ito gaganapin sa Senado, but kumpirmado na po na ito po ay gaganapin ang hearing sa Senado. Ipapatawag itong si De Castro, ipapatawag itong ika nga po si Magpantay, lahat po ng involved dito. At kung mayroon pa man na ituturo dito na kailangang ipatawag, ay siyempre ay ipapatawag ko. At siyempre ang kabang-abang ko dito hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita itong si Magpantay dito po sa hanay ng mga humahawak po sa kanya ng mga pulis. Iniintay po ang pagkanta nitong Magpantay. Hanggang ngayon po ay hindi pa kumakanta. Baka yung boses niya ho, ika nga po eh. Wala sa tono kaya ayaw kumanta. Mga kaibigan. Kaya napaka nawawalan po ng pag-asa ang taong bayan. Alam ko kahit ang pamilya, hindi ko naman pinapangunan, ay nawawalan po ang pag-asa. Dahil tahimik na po ang kaso na ito sa hanay ng mga nag-iimbestiga. Bakit sasabihin kong tahimik? Ilang linggo na ho na ikaw nga po walang latest update ang kapulisan dito. Kung patuloy ba sila nag-iimbestiga? Kung kumanta na ba itong si Magpantay? Wala silang latest update dito kung nasaan ngayon itong si De Castro. Baka mat sinasabi yun nila na kahit ikaw nga po'y umalis sa kampo nung matanggal ito sa serbisyo, ay patuloy nilang imumonitor ang whereabout nito. O ay kung patuloy yung minumonitor ang whereabout dito, ay nasaan ngayon si De Castro? Wala pong pinangahawakan ng taong bayan kung nasaan ngayon si De Castro. Ay baka ito ay ang katulad ng mga sinasabi ng ating mga mahal na nagbibigay ng public opinion ay nakatakas na daw di umano. Nasaan po ngayon si De Castro? Kaya ngayon ay marami po ang nag-iabang. Pasensya na po mga masugid kung taga-subaybay sa lahat na nagbibigay po ng public opinion diyan. Kung hindi po natin natalakay ito, alam nyo po ay marami po nating pinagkakabalahan. Unang-una, abala po tayo sa ibang tinatalakay. At siyempre, gustong-gusto ko pang nagtalakay sa inyo ay mayroon pong bagong latest update.
Ba't wala po? Kahit siyan po ako umikot, kahit magpagulong-gulong ho ako magapon, wala akong makita na letis of dito tungkol dito kay Catherine Camilon. That's why ang sinasabi ho ng taong bayan ay nakalimutan na, natabunan na ng ibang isyo. Itong ikangapoy kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Okay, kaunting basa lang ho dito. Oh, buwat dito kay Ibis Federico. No? Sabi niya dito sa public opinion, sir, natakpan na si Camilon, naglaho na. Yung public opinion po yan. Ah, hindi po. Maraming salamat po sa iyong opinion at hindi po natakpan yan. At siguro ho, ay mga isang araw, sana ho ay magkaroon po ito ng bago na ikangapoy latest update. Sabi pa niya, mangyayari ang mangyayari kay Digong. Ay, usapin Digong na to. Huwag muna tayo dyan sapagkat para naman dito muna tayo mag-usap sa ikangapoy pagkawala ni Catherine Camilon. But anyway, yan po muna mga kaibigan ng ating latest update. At umasya po kayo na kapag mayroon pong ibang anggulo dito na lumabas tungo sa ikangapoy mga update ng kaso na ito ay ihatid po natin ito dito sa ating maliit na YouTube channel at nasa ganun po mapanood nyo mga kaibigan. Ha? Maraming salamat po at pasensya na at hindi ako nakapagpakita ngayon ng video clips. Unang-una ay nagbase ho tayo dito sa ating pagtatalakay kung bakit dito sa tinatawag na natatabunan na itong kaso ni Catherine Camilon. That's why nagkaroon po tayo ng kaunting public opinion. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat na ako po, malapit na. Malapit na ang ika nga po February 14 sa lahat po na advance Happy Valentine's. At siyempre, at February 14 ay may darating po tayo na ika nga po isang napakahalagang regalo. Yan po abangan sa YouTube channel ko at i-unboxing ko po yan mga kaibigan. Ha? Yan ang mahalagang regalo sa akin. Nangita nga po secret surprise. Abangan na lang po dito sa aking maliit na YouTube channel. I-unboxing ko po yan. Maraming salamat. Bye-bye. Palapakan.